Tandaan niyo pa ba ang sikat na kontrabida na lumalabas sa mga pelikula noong 1970s na si Roy Benson? Ating kilalanin at ating balikan ang maiksing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang gayong klase mga video, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya, simulan na natin. Si Mark Angelo Benson ay ipinanganak noong September 20, 1953. Isang artista sa mga pelikulang aksyon at artista sa telebisyon. Isa rin siyang direktor ng mga pelikula at siya ay mas lalong nakilala sa kanyang makontrabidang papel at namumunang mga pelikula tulad ng Lucas Abelardo, Adan Lazaro, Bibi Paterno, Jesus Salunga, Alias Boy Indian, Antonio Cuervo, Walang Pinipili ang Batas, Baril Mampapatay Sayo at Kapitan Tumba. Ang pinakahuling pelikula niya ay isang indie films ng babae sa sementeryo at baklas, Human Organs for Sale. Mula sa pagiging action star hanggang sa pagiging kontrabida at pati na pagiging bading, si Roy Benson ay isa sa mga pinakatumatak ng mga pelikulang Jesus Salunga alias Boy Indian noong taong 1998. At sa kasalukuyan naman ay napapanood siya sa mga pantaseryeng Mulawin versus Ravenna. Tatlo ang pamilya ng veteranong aktor na si Roy Benson. Ang pagkakaiba raw kung sa pamilya Roses ay pinagsasabay-sabay ng karakter na si Roy ang pagkakaroon ng tatlong pamilya, siya raw ay walang pinagsasabay. Ang una, ang original niyang pamilya ay nasa Amerika at dalawang anak niya roon. Divorce siya sa una niyang asawa. Kasal naman siya sa ikatlong ina ng mga anak niya rito sa Pilipinas. Pito lahat ang mga anak ng aktor sa tatlong babae. 34 years old na ang pinakapanganay at ang pinakabunso naman ay 10 taong gulang. Isa pang pagkakaiba ng buhay ni Roy sa takbo ng kwento ng pamilya Roses. Hindi raw nag-aaway-away ang mga anak niya. Napasama rin ang anak ni Roy Benson na si Isabella sa semifinals ng The Boys Teens at proud na proud ito sa kanyang anak. Bukod sa pag-aartista, abala rin si Roy Benson sa kanyang farm sa Pampanga. Ang mga magulang ni Roy Benson ay pagsasakan na talaga ang kabuhayan at tumutulong rin siya sa kanyang mga magulang noon. Kaya naman siya ay namuhunan sa malawak at kaya-ayang sakahan na pagmamay-ari niya at ng kanyang buong pamilya sa Pangasinan. Pinakita rin niya ang napakalaking mansyon ng kanyang pamilya. Dito rin sila nagtitipon-tipon ng buong pamilya kapag may espesyal na okasyon tulad ng Pasko at Bagong Taon. Sinabi ni Roy na ang kanilang mansyon ay binubuo ng bawat alaala ng kanilang pamilya, lalo na ang kanyang paglalakbay sa kanyang showbiz karir. Malayo man sa ilo ng kamera at ingay ng showbiz, masaya si Roy sa simpleng pamumuhay sa probinsya. Isa sa pinakadakilang pangarap ng sino mang kilalang tao ay ang magkaroon ng isang mapayapa at simpleng buhay sa labas ng showbiz. Marami sa kanila nagsusumikap sa pagbuo ng kanilang karera upang makamit ang gayong uri ng pamumuhay balang araw. At iyan ang maiksing kwento kay Roy Benson. Kung nagustuhan po ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat!